Hello po mga bossing, ngayon po ay itetesting natin itong muli yung magnetic antenna stick na to. So actually dito po metal, no? So dinikitan ko na lang siya ng mala double-sided tape. So okay, naka-input siya sa V525. So ayan. So ngayon po itatesting natin muna ng walang input na portable antenna. So saglit lang po at i-ready ko lang po yung laptop ko. Okay mga bossing, testing natin itong V525 na wala pa siya naka-input na portable magnetic type antenna. So okay, mag-speed test na tayo. So 16. Yung upload ay around 20. O pwede siya maging 30, 40. Lagay ko hanggang 20 lang siya. Okay. 27. So okay, ang input natin yung antenna. So set muna natin sa external to. Okay, so naka-input na po yung magnetic type na antenna. So, mag-speed test na tayo. So, ito yung walang naka- or sabihin na lang natin ito yung naka-internal. Tapos ito, speed test na ito naka-external. So, mas lumakas siya compared dito sa internal. So, meaning to say, tested working yung magnetic type na antenna. So, kung sa mga cordon na bawal mag-install ng outer antenna, so, recommended ko po ito, itong magnetic type na antenna. Okay, sa 50. So, malaking improvement to. So, subukan natin ulit. Stable, ah. Okay mga bossing, dito na po nagtatapos. Totally working po yung portable
magnetic type na antenna. So, hoy ako muli si Mr. Ramos at kung gusto niyo po itong video na to or demo na to, so huwag po sana nakalimutan mag-subscribe kung nakatulong po ito para sa inyo po. Lalo na sa mga nakarenta sa condo. So, okay, paalam po at maraming salamat po.